Skygo KPB 150cc. Ito nga guys is meron pong 149.3 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka fuel injected na po siya sa kanyang fuel system. And syempre, siya po is naka liquid cooled engine na meron pong sukat na 10.6:1 sa kanyang compression ratio. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Ito nga guys is meron pong maximum power na 12.1 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 11.8 Newton meter of torque at 5,000 RPM. At ito nga daw guys is kayang tumakbo o mahit ang kanyang top speed sa bilis na 110 kph. Well, if titignan, parang mabagal compare sa iba niyang competitors. Well, syempre tignan na lang natin sa kanyang specs, like 2 bulbs lang siya, other na naka 4 bulbs. Kaya expect na natin yon. And syempre, ADB scooter kasi ito guys. May purpose kasi ito. Ang purpose kasi ng ADB scooter is para po sa long ride and pwede din sa off-road condition. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang sukat ng gulong. Sa unahan, ito nga po is may sukat na 100 by 80 by 14. At sa likuran naman, ito naman is may sukat na 120 by 70 by 14 naman sa likuran. Ito na nga guys ang isa sa downside sa kanya. Kasi noon nga nung lumabas ito sa ibang bansa, sa kanyang braking system is naka ABS po siya, o anti-lock braking system. Pero ito nga pong lumabas dito sa atin is naka-disc brake po ang kanyang harapan and likod, and tinanggal na po nila ang features na ABS. Sa madaling salita guys, wala pong ABS ang KPB 150 ni Skygo na naandito sa atin. And isa pa nga guys na binago is yung kanyang suspension, kasi yung doon nga sa Lipan KPB 150cc is naka-inverted fork nga po ito sa unahan. Ngayon nga guys dito sa atin is naka-ordinary telescopic na lang po ito, and same pa din na naka-monoshock sa likuran na bibigyan ka pa din ng magandang play ng suspension. Well, syempre may reason kasi bakit na bago ang mga yan, para maging affordable sa mamimili. Full LED na nga ang kanyang mga ilaw, and naka full digital na po ang kanyang panel gauge, and meron na siyang mataas na windshield para po hindi direct natatama sa iyo ang hangin. Meron na din siyang built-in na USB charging port. Normal na lang po ang susian nito, hindi na po siya nakakilis. And meron na din siyang features na ISS o idling stop system. Ano yon? Ito yung features na kapag tumigil ka din 3 to 5 seconds, kusa nga pong mamamatay ang engine ng Skygo KPB 150cc. Then kapag pinihit mo na ulit ang throttle, kusa na nga po ulit itong aandar. Kaya talagang nakadesign ang ADB scooter na ito para sa mga long rides. Well, syempre naka naked handlebar na din siya, para more on relaxation ka dito na merong napaka-comfortable na body posture ng rider. Magkano ang kanyang presyo? Ang Skygo KPB 150cc nga guys is nagkakahalaga po ng 109,000 pesos. Kaya sulit na talaga ang ADB scooter na available na po dito sa atin. Kaya kung ikaw na nagbabalak na gustong kumuha o bumili ng ADB scooter na ito, magtungo lamang po kayo sa Skygo outlet dyan sa inyong lugar at itanong sa kanila ang karagdagang informasyon about sa ADB scooter na ito. Kaya kung ikaw is long ride lover o adventure ride lover, tsak na pwedeng-pwede talaga sa iyo ang ADB scooter na ito. Ang Skygo KPB 150cc. Rusi RFI 175 ng Rusi. Ngayon nga natin na pag-usapan ang kanyang presyo guys, kasi alam ko na ang ilan sa inyo ay masasabi na pangmasa ba ang presyo na yan, eh nagkakahalaga yan ng 90,000 pesos. Guys, para sa akin, masasabi ko pa rin na pangmasa ang presyo na ito para sa motosiklo na RFI 175. Ang engine specs nga ng motosiklo nito, ang kanyang displacement is 175cc. A single overhead cam. 2 bulbs lang, hindi siya 4 bulbs. No, ang kanya namang power is 11.5 HP at 8,000 RPM. Ang kanya namang maximum torque is 12.4 Newton meter of torque at 5,000 RPM. Ang kanya namang fuel tank capacity is meron siyang 9.5 liters at ang kanyang bigat is 134 kilograms. And syempre guys, tulad ng iba, hindi siya naka ABS, pero guys, siya is naka CBS, ibig sabihin combi brake system, preno ng
motorsiklo na ito. So hindi siya katulad ng ibang preno guys na hydraulic disc brake lamang. Siya nga ay mayroon ding katulong na combi brake system. Ibig sabihin, napapanatili din ito ang stable and soap braking. Hindi siya katulad ng ABS anti-lock. Ang kanyang seat height guys is 670mm. Ang kanyang wheelbase is 1385mm. Ang suot naman ng kanyang gulong is 110x70x13. At ang kanyang likuran is 130x70x13. At ang kanya namang fuel system is naka-FI na siya guys. So ibig sabihin, fuel injected na ang motorsiklo na ito. So hindi na siya katulad ng ibang motorsiklo na scooter ng Rusi na carb type. Ibig sabihin, siya po ay fuel injected na. Ito ay keyless na. Tapos Euro 4 na rin. And siya po ay meron ng naka-built-in na 12-volt socket USB charging at naka-side-stand kill switch. Overall guys, masasabi ko dito sa Rusi RFI 175 ng Rusi is the best na rin. Kumbaga pangmasa na rin sa 90,000 pesos no, meron ka ng ganito kagandang motorsiklo. Kumbaga pasok na rin talaga sa budget at ang ganda na rin ng specs niya. Kaya para sa akin, goods na dito at pangmasa na rin ang motorsiklo na ito. SYM Jet 4 RX 125cc. Talagang hindi na naman tayo binigo ni SYM sa kanilang panibagong motor na nilabas dito sa Pilipinas. At ito pa malupit guys, scooter pa nga ito dahil alam naman ni SYM na in demand talaga ang mga scooter category dito sa Pilipinas. At ito pa ang malupit guys kasi hindi nga po ganun kataas ang kanyang presyo. Sakto lang para sa isang 125cc na scooter na merong unique na disenyo at panibagong design. Ang SYM Jet 4 RX 125cc nga guys is kargada po ng 124.6 cubic centimeter engine displacement na 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected na. At pagdating naman guys sa kanyang cooling system, siya nga po is naka air cooled engine. And emission details na Euro 5 compliant. Siyempre pagdating sa kanyang ignition, siya nga guys is naka CDI. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Pag-usapan naman natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Para nga sa isang 125cc na engine displacement, sulit na sulit at okay na rin guys ang kanyang power output na 11.3 HP. Kahit nga po guys siya is naka single overhead cam with 2 valves and meron nga siyang maximum torque na 10.3 Nm of torque. Kaya okay na okay at hindi ka na rin talaga mabibitin sa 125cc na scooter na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys is ginamitan siya ng telescopic fork at sa likuran naman is naka dual shock absorber naman ang kanyang suspension. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, may sukat niya ito na 110x70x12 at sa likuran naman is may sukat na 120x70x12. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan nga guys is ginamitan siya ng single disc brake at sa likuran naman is meron nga pong expanding brake, drum brake. At ito pa ang malupit sa kanya guys. Wala man po siyang ABS o anti-lock braking system, meron naman po siyang CBS o combined braking system. Paano yon? Halimbawa guys, nag-brake ka sa unahan, kusa na nga rin pong magpepreno ang likuran niya. Kaya po siya tinawag na combined braking system. Kaya baka kaasa ka na meron itong malakas na stopping power. May sukot nga po na 130mm o 5.1 inches ang kanyang diameter and wheels na 5 spokes aluminum. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang mga dimension, pag-usapan naman natin. Meron nga siyang height na 1040mm o 40.9 inches and meron siyang length na 1,900mm or 74.8 inches and meron siyang width na 665mm o 26.2 inches and merong sukat na wheelbase na 1,330mm or 52.4 inches and meron siyang fuel tank capacity na 6.2 liters at meron siyang dry weight guys na 113kg. Meron nga siya guys na color variant na pwede mong pagpilian. Limang color nga po guys ang pwede mong pagpilian. Kulay red, black, gray, orange, and white. At pagdating guys sa kanyang starter, siya po is naka-electric only. And ang kanyang instrumental is LCD instrumental. At ang lahat nga po guys ng kanyang ilaw is naka-LED na po. Mapa-headlight, signal light, and tail light. Gustong gusto ko talaga guys yung disenyo ng kanyang naked handlebar na pinapakita talaga ng scooter na ito na meron talaga siyang relax and comfortability na body posture. Kaya okay na okay talaga ang scooter na ito. Para pang daily commuter, service,
pwede din guys pang long ride. And syempre kung isa kang delivery rider, pwedeng pwede din guys na ito ang iyong gamitin pang deliver, kasi meron din talaga tong relax na body posture. And syempre 125cc, kaya makakaasa kang meron siyang matipid na gas consumption, lalo na siya po is naka fuel injected na pagdating sa kanyang fuel system. Kitang kita din guys sa kanyang upuan na hindi lang po ang rider ang relax mapara. Backride nga po, talagang pinapakita ng SYM na ito na hindi nga po din nila pinabayaan ang backride, kasi meron din po siyang relax na body posture. Kasi alam naman natin guys na ang scooter is lalong ginagamit sa mga long ride. Unique na unique nga po ang disenyo ng kanyang bar and clutch lever crash guard, dahil nga guys sa dagdag forma din ito, lalo din po talagang naging aggressive looking ang scooter na ito. Ngayon nga guys, ang scooter na ito is available na po dito sa Pilipinas. Ngayon po is inilabas na po ni Mitsukoshi at SYM ang motorcycle na ito para nga po i-market dito sa Pilipinas. Ang presyo nga po ng scooter na ito guys is nagkakahalaga ng 78,800 pesos. Kaya talagang isa na naman pong unique, maganda, maporma at kakaiba na scooter ang inilabas ni SYM dito sa Pilipinas, na talaga naman kinatuwa ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga fans ng SYM brand. Kaya talagang inaabangan at talagang kapanapanabik na makita na rin sa personal ang scooter na ito, si SYM Jet 4 RX125cc. Bago sa pandinig ko ang Motopush na brand, at itong Evo Deluxe 150cc ay first time ko nga itong nakita at mai-review sa inyo. So guys, bibigyan ko lamang po kayo muna ng konting idea may kinalaman sa motorsiklo nito, at ibibigay ko rin sa inyo ang presyo ng motorsiklo na ito. So guys, itong ang motorsiklo na Evo Deluxe 150 ay mayroong displacement na 150cc with a single cylinder. At syempre, same din siya sa other bike na scooter type. Siya po ay single overhead cam with two valves. Ang kanyang power is 9.12 HP at 7,500 RPM. Mayroon naman siyang torque na 9.1 Nm of torque at 6,000 RPM. Mayroon siyang fuel tank capacity na 8 liters. At ang presyo ng motorsiklo nito guys ay nagkakahalaga po ng 75,000 pesos. At ang kinagandahan ng features nito guys is digital na po. Fully digital na po ang kanyang panel gauge. At meron din po siyang socket na USB charger. At ito pa, same siya sa RFI 175cc ng Rusi. Siya po ay remote key na rin. Ang engine niya guys is air-cooled na rin. Ngayon guys, kung tatanungin nyo nga pala no, ang kanyang fuel system, siya po ay carb type din, same sa Easy Ride ng Motorstar. Same na sila na LED ang kanilang mga ilaw. Dahil LED na po, same lahat. Ang kanyang wheelbase guys ay 1,280mm. Kumbaga, medyo may kaiklian to. At same din ang kanyang mga gulong sa Easy Ride 150N ng Motorstar, no? Dahil ang sukat nga po nila ay 130x60x13. At sa likuran naman is same din, 130x60x13. At hindi po siya naka-ABS guys. So disc brake lang po ang kanyang frame. Rusiplex 125i. Yes po, ito nga guys ang bagong scooter ni Rusi na talaga namang sulit na sulit po, dahil sa siya po is naka fuel injected na nga po. Alam naman natin guys na ang ilang mga scooter ni Rusi dito sa Pilipinas na available na po is mga naka carb type pa po. Ang ilan nga pong gumagamit ng mga Rusi scooter is talagang kinocomplain nila na malakas daw talaga sa gasolina ang mga ito. Pero ngayon nga guys is isolusyonan na nga po ni Rusi yan, dahil naglalabas na din po talaga sila ng mga fuel injected na motorcycle. Ang Rusiplex 125cc nga guys is meron pong 125 cubic centimeter engine displacement, naka 4 stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. And syempre guys, pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya nga po guys is naka fuel injected na makakaasa ka talagang matipid po ang kanyang gas consumption. At sabi nga po ng ilan, ito nga daw guys is kaya nga pong kumonsumo ng 50 kilometer per liter. Isipin mo kung gaano katipid ang gas consumption na yan. Kaso nga lang guys, ito nga guys, pagdating sa kanyang cooling system, siya po is naka air cooled pa rin. Pagdating nga po sa kanyang compression ratio, meron nga po itong sukat na 9.2:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output. Dahil nga guys, sa ang scooter na ito is naka 2 bulbs lamang po, asahan natin guys na sakto lang din po ang kanyang power output.
para sa isang 125cc na scooter. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 8 HP at 7,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 7.2 Nm of torque at 7,000 RPM. Pwedeng-pwede na rin guys, accurate na rin po para sa isang 125cc na scooter. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 4.5 liters na fuel tank capacity. Ngayon guys, pag-usapan naman natin po ang kanyang braking system. Pagdating nga po sa unahan, siya po is naka-disc brake, pero sa likuran guys is naka-drum brake pa rin po ito, pero wala po siyang ABS o combi brake. Pero okay na rin guys, kasi 125cc na rin to, okay na din po ang kanyang stopping power. Pagdating po sa kanyang seat height, sukat na sukat po ito para sa mga height na mga Pinoy, lalo na nga po sa mga babae, pwedeng pwede dahil may sukat nga po ang kanyang seat height na 770 mm. Syempre guys, ito nga rin ang isa sa maganda sa kanya, kasi naka LED na nga po ang kanyang mga ilaw. Samahan mo pa sa merong maangas at maporma na DRL light na talagang unique na unique ang pagkakadisenyo. Pagdating nga po guys sa kanyang starting system, ito nga guys is meron pong push start and kick start. Alam naman natin guys na sa isang scooter, mahalaga po ang kick start, lalo na nga po sa emergency. Kaya pwedeng pwede din talaga guys ang scooter na ito. Recommended talaga para po sa mga mag-start pa lang mag-motor, and pwede pong pang daily use. At kung isa ka naman na nagbabalak maging isang delivery rider, pwedeng pwede din guys, kasi meron din po ang scooter na ito. Built in na din po siya ng USB charging port na isa nga po sa mahalaga, lalo na nga po kung ang isang motor is gagamitin mo pang negosyo. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, ginagamitan po siya ng ordinary telescopic fork, at sa likuran naman guys is ginagamitan po siya ng single shock absorber naman. Unique at pwedeng pwede din guys para sa isang 125cc ang mga suspension na ganito. Guys, ang presyo nga po ng Rusiplex 125i is nagkakahalaga po ng 60,000 pesos. Available na nga po ang scooter na yan dito sa Pilipinas guys. Kung gusto nyo nga pong magkaroon o kumuha ng motorcycle na ito, magtungo lamang po kayo sa mga Rusi outlet dyan sa inyong lugar, at alamin nga po ang karagdagang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Talagang sulit guys ang scooter na ito. Isipin mo, 60,000 naka fuel injected ka na scooter na 125cc, may magandang physical appearance, sulit na bodywork, samahan mo pa sa aggressive looking, more on aerodynamics, and sulit din na power output na hindi ka din naman mabibitin para sa isang panimulang scooter. Okay na okay talaga guys ang scooter na ito, and syempre i-recommend ko din talaga to guys para sa mga nagsisimula pa lamang pong magmotor, at ang hanap nila is yung mga scooter na abot kaya lamang po ang presyo. I-recommend ko po talaga ang scooter na ito, ang Rusiplex 125. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Itchy boy. Thank you.